Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang tao nga'y tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin pong ginugunita ngayon sina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir ng ating simbahan, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pagunlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka
pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at hindi magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumunong, sa poon matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol, at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo po ang lahat. Bigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo nila. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, "Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan." Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." Sumagot siya, "Ano po iyon, guro?" Sinabi ni Jesus, "May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa namay 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang?" Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po, ay ang pinatawad ng malaking halaga." "Tama ang sagot mo," ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito?
Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na nga ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang napaka makabuluhan na may malalim na kahulugan ang ginawa ng isang babaeng kilalang makasalanan. Balikan natin yung ating pagninilay. Makahulugan at malalim ang ibig sabihin ng mga ginawa ng makasalanang babae kay Jesus. Ikinuwento sa ating ebanghelyo kung paano humingi ng tawad ang babaeng makasalanan. Pinuntahan niya si Jesus sa isang salo-salo. Sa gawing paanan, siya ay nanangis at binasa ng luha ang kanyang mga paa. Pinunasan niya gamit ang kanyang buhok at walang tigil na hinagkan. At sa huli, binuhusan niya ng pabango. Dalawang bagay, luha at pabango. Parehas na ibinuhos ng makasalanang babae sa paa ni Jesus. Isa doon, literal na walang halaga. Pero puno ng nadarama, gaya ng luha. Wala namang halaga ito. Hindi naman nabibili ang luha. Pero para magkaroon ng luha, kailangan merong malalim na nadarama. Kumbaga, binuhos ng makasalanang babae ang kanyang emosyon dahil sa paghingi ng tawad kay Jesus. Binuhos ang emosyon. Samantala, ang pabango, literal na malaki ang halaga. Dahil ayon sa ating ebanghelyo, yung pabangong ibinuhos doon, ang halaga noon ay buong sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. No? Kinuwenta po, no? Kinuwenta yung halaga noong pabangong binuhos. Sabi sa kwento, sabi doon sa pag-aaral, ito'y humigit kumulang na $50 sa presyo ngayon. Pero noong panahon ni Jesus, yung halagang $50 na yon, halaga ng isang buong kita o sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Pero yung babae, binuhos lang niya lahat sa paa ni Jesus. Ganun kamahal, ganun kataas ang halaga nito. Yung iba,
'di ba? Pakunti-kunti lang ang lagay, no? Palagay-lagay lang sa pulso kasi mahal. Pero yung babae, malaki man ang halaga, noong pabango, ibinuhos niya sa paa ni Jesus. Ipinapakita ng babae na walang katumbas na halaga ang makapapantay sa kapatawarang maibibigay ni Jesus. Walang makapapantay sa kaluwagan at kagaangan ng puso ang maidudulot sa kapatawaran. Ganito po ang paghingi ng tawad. Isang pagbuhos ng emosyon at isang walang katumbas na kapayapaan ang dulot. Kaya nga, kapag humihingi tayo ng tawad, dapat binubuhos natin ang emosyon. Ibig sabihin, bukal sa puso. Dahil hindi ito magdudulot ng kagaanan kung hindi ito manggagaling sa puso. Kapag hindi nararamdaman ang isang paghingi ng tawad, walang makukuhang kapayapaan. May ilan sa atin, naririnig lang ang paghingi ng tawad, pero hindi naman nararamdaman. Naririnig dahil nasasabing sorry o nasasabi ang paumanhin. Pero labas sa ilong at hindi galing sa puso. Meron naman nagsosorry, pero naninisi pa ng iba. Nagtuturo pa ng iba. Meron din humihingi ng paumanhin, pero hindi naman nauubusan ng katwiran. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinapakita ng isang babaeng makasalanan kung paano humingi ng tawad. Luha at pabango ang kanyang ginamit. Buhos ng emosyon at buhos lahat dahil mas mahalaga ang kapatawaran kahit na anong material. Naway matuto tayo sa babaeng makasalanan kung saan pinaramdam niya ang paghingi ng kapatawaran sa pagbuhos ng emosyon. Kaya't walang katumbas na kapayapaan at kaginhawahan ang naging kapalit niyon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin, ilagay ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pagmamahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ating sambitin sa bawat panalangin, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa. At huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan na nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan.
Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na mapagpatawad, na tagapagligtas, na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagigtingan upang matiis nina San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban, ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hmm.
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hiniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Rolando, Felicito, at Flaviana. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, nina San Cipriano at San Cornelio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling naming kami pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita
ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa buhay.